What's up mga kadiskarte? Biyay tayo, punta tayo sa Hendrix Backyard. Tutulungan natin si Hendrix, nagawa tayo ng aquarium stand guys. At ayan nga guys, oh, nandito na tayo sa backyard. Ito yung mga gagawa natin ng stand, itong mga 10 gallons ni Hendrix, no? Kasi kung makikita nyo, nasa sahig lang. Siyempre pangit naman tignan yun sa shop. Tsaka magdadagdag din kasi siya ng tatlong 10 gallons pa. Kaya kailangan natin gumawa ng aquarium stand or yung rack. Ayan, dito makikita nyo na nire-ready ko lang yung mga gamit no, na gagamitin ko. Yung mga power tools, yung mga clamp, yung grinder, tsaka yung welding machine, tsaka yung extension wire. Siyempre, mas maganda na kompleto mo muna lahat ng gamit mo bago mo simulan yung project. Para tuloy-tuloy, no? Hindi yung patigil-tigil ka na hinahanap mo pa yung mga gagamitin mo. At ayan nga, nung kompleto na yung gamit, dito makikita nyo na nagsukat muna ako ng mga gagamitin nating bakal, no? Tapos yan, puputulin ko muna lahat, no? Yung brace, yung mismong stand, tsaka yung mismong suporta, no? Sa gitna. Ang kumuha ng measurement ng project na to is si Hendrix, no? Kaya mas maganda na rin yon na masukat nyo muna yung gagawin yung stand bago kayo mag-proceed dun sa project. Yun yung, ano, kumbaga yung step 1. Tapos yan nga, makikita nyo na nakaready na, naputol ko na lahat ng mga angle bar. So, ire-ready natin dyan next is yung ano na, yung welding machine, no? Makikita nyo, ang gagamitin namin dito is yung inverter, no? Sa airpot ni Drix yan, ayan, tino mo. Nire-ready na niya yung mga parts ng welding. Ayan, dito makikita nyo na nililayout muna namin yung magiging itsura ng frame. Nilalagyan muna namin ng clamp yung mga kanto, no? Nakalimutan ko magdala nung ano, nung squala na tool. Okay na rin naman na ang nabitbit kong tool is yung ano nga, ayan, yung clamp na mga pangkanto, no? Automatic yan pag ginamit mo yan. Basta maipantay mo yung mga corner, may iskwala mo na yan. Guys, hindi kami professional na welder, ha? Na papanood lang din namin to sa mga ibang videos dito sa YouTube. Nag-aaral-aral lang din kami. Tapos ayan nga, since meron naman ng mga tools, sinubukan namin, no? Kaya makikita nyo na nung naklamp na namin yung mga kanto ng frame, inuna naming i-welding yung brace sa gitna, no? Para just in case na magkaroon ng twist yung bakal, kasi nga i-welding natin yan, pwede pa nating habulin, no? Pwede pa nating iayos kung sakaling ang babaluktot yung angle bar, at least hindi yung mga kanto yung maapektuhan, no? So kaya ang inuna naming i-welding dito is yung gitna. Ang importante lang dito, no, pag mag-welding, mapapansin nyo, from time to time, nagkakabit ako ng C-clamp, no, parang vice grip yon, pero ang itsura niya is parang C-clamp, no, para ano lang, quick release lang din. Importante yan sa tuwing magkaduduktong ka or pag mag-welding ka ng dalawang bakal para hindi gumagalaw, no? Kasi syempre, ididikit mo yung welding rod mo. Kung walang clamp na nakakapit doon, pwedeng umusod yung, ano, yung isang part ng bakal doon. So, hindi na agad magpapantay yung project nyo, no? So dito mapapansin nyo, nabuo ko na yung unang frame, yung pang ibabaw, ayun yung may nasa may bandang right side, no? Yung pangalawang frame na yung binubuo namin dito, yung pang ilalim na. Same process pa rin yung ginawa ko dyan, no? Kung ano yung discarte natin nung binuo natin yung unang frame, parehong-pareho lang din, no? Basta ang importante dito guys, pag meron kayong bubuoy na stand, maging stricto kayo kung ano yung measurement na kinuha nyo, yun ang dapat nyong gawin, no? Huwag nyo sabihin na pwede na to, pwede na yan. Kasi ang kalalabasan niyan, ang pinaka-outcome nun, hindi magpapantay, no? Kung ano yung nakuha nyo measurement, dapat maging stricto kayo na yun yung susundin nyo. Tapos, additional lang din guys, no? Kung mapapansin nyo, pag meron akong wini-weld na isang part, ano lang muna, ispat-ispat lang muna, no? Tama na yung, kunwari, tatlong part lang yung didikitan ko ng welding rod or yung pinaka-i-weld ko. Hindi ko yun pinupuruhan na full weld na agad, no? Kasi pwedeng magkaroon ng twist nga yan. Ang nangyayari dyan, spot muna ako, tapos pag nabuo ko na yung frame, tinitignan ko kung pantay na lahat, no? Pagka okay na ako dun sa outcome, saka ako ngayon yung babalikan para i-full weld, no? Para maging puro yung pagka-weld nung dalawang bakal. Kasi syempre, maglalagay tayo dyan ng aquarium, mabigat yon. So dapat, alam natin na matibay yung pagkaka-weld. At ayan nga guys, no? Nung natapos na natin yung mga frame, lilinisin natin ngayon gamit yung flap disc, no? Huwag kayong gagamit ng ganitong klaseng ano, ganitong klaseng tawag diyan, sanding disc, kasi madali lang 'yan ano, masira. Pagka maglilinis kayo ng mga winelding nyo, gumamit kayo ng flap disc.
or yung mismong grinder nga, no? Yung disc na panglinis talaga ng bakal. Kaya kung malilinisin to, para matanggal natin yung mga excess na part na nalagyan nga ng welding, no? Kasi ikakapit na natin yung apat na paa doon sa pinakakanto. So, dapat mag-flat yung mismong angle bar doon sa kanto, no, ating frame. So, since nag-welding na nga tayo dyan, medyo marumi yung ano yan, yung surface niya, no? May mga talsik-talsik yan ng welding or may mga nakaumbok na part. So, kailangan kong tanggalin yon para pagka ikaklamp na natin yung mismong paa, magpapantay siya, no? Saka naman natin i-welding. Guys, kung magtatanong kayo kung mas makakamura ba kayo pag nag-DIY kayo ng stand or ng aquarium rack kumpara kapag bumili kayo sa market or kung magpapakustom kayo, ang sagot dyan depende. Kung meron kayong mga gamit, kung meron kayong power tools, kung meron kayong mga clamp, kung meron kayong welding machine, no, mas makakamura kayo di hamak, no, pagka kayo na lang ang gumawa. Pero kung kulang naman kayo ng gamit, baka mahirapan lang din kayo lalo. Mas okay na siguro na bumili na lang kayo sa market, yung tipong wala ka na kayong iintindihin, no? Ano na lang, siguro pag binili nyo, yung pauwi na lang, bibit-bitin nyo na yung mismong stand, yun na lang yung iintindihin nyo. Or yun nga, kung magpapakustom kayo, pwede rin naman ipa-deliver. Pero ayun nga, tinanong ko rin si Drix kung mas makakamura ba siya kung mag-DIY nga kami. Ang sagot niya, since meron naman kaming gamit, talagang malaki. Malaki ang diferensya ng presyo pag nag-DIY ka kaysa sa bumili ka ng isang buo na lang. At ayan nga guys, no, hindi ko napansin na hindi pala nagre-record yung camera ko habang wini-welding ko yung mga paa dun sa unang frame or yung ibabaw na frame nga. Anyway, hindi dito naman, no, papakita ko sa inyo kung paano ko naman ikabit or i-welding yung pangalawa, no, yung nasa may bandang baba na frame. So ganun pa rin naman, sabi ko nga, sinusunod ko pa rin yung measurement na dapat yon pantay or dapat yon pare-pareho. Dapat yon strict ng susundin kung ano yung sukat na kinuha dun sa layout, no? Ayan, bali ang naging measurement namin dito pala, no? Hindi ko pa pala nasasabi. Ang sukat namin dito from side to side is 63 inches, no? Tapos yung brace sa gitna is 10 inches. Tapos yung mga paa galing sa taas pababa is 25 inches, no? So, bali, ano lang yan, dalawang layer lang, no? Dalawang layer lang ng parehong tag 10 gallons. Tapos yung ilalim na layer, kung mapapansin nyo, may dalawang paa doon sa gitna. Ang allotted space dyan is 20.5 inches. Sakto lang para maipasok yung 10 gallons. Ano? Kasi dito makikita nyo, pininturahan na agad ng primer ni Hendrix kasi nag-uulan yung panahon na yan. No? So kailangan namin ma-applyan agad ng primer para makaiwas na sa kalawang. At ayan guys, no, pagkatapos namin pinturahan ng primer, hanap kami ngayon ng pintura. Ang problema, mukhang nasara yata kami ng paint center. So mag-iikot-ikot muna kami. Ito kaya. At ayan na guys, no, kinabukasan na yan. Or parang nung sumunod na araw pa yan, no? Saka ko lang nabalikan yung stand na yan para mapinturahan na nga namin. Pinatuyo muna namin ng husto yung stand, yung primer. Tapos yun, syempre nagpahinga rin tayo. At ayan na nga. Nung okay na yung primer, lalagyan na natin ngayon ng kulay. Kulay itim yung ipipintura namin dyan. At ayan na nga guys, no, ito yung nabili namin pintura. Boysen na quick drying enamel. B690 black. Tapos yung paint thinner. Bali, ang cost nyan, 60 pesos yung 1 quart na Boysen na pintura nga. Tapos 40 pesos yung paint thinner. Ayan, banat na. Para matuyo na rin agad. At ayan nga guys, no, nung medyo tuyo na yung pintura, pinwesto na namin para ma-check namin kung magle-level. No? Ang problema, hindi ako nakapagdala ng level bar. Kaya yung mismo aquarium na yung pinatong namin, naglagay ako ng tubig para makita ko kung pantay yung stand. So, ayan. So far, okay naman. Kaya, ayan. Ikakasa na namin yung mga 10 gallons ni Hendrix. So, ayan guys, no, tinanong ko si Hendrix kung magkano yung naging gastos niya sa mga materyales. Sabi niya wala pang 1,000. Yung angle bar, 3 piraso yung binili niya. Sobra-sobra pa. Wala pang 300 yung isang piraso. So parang kulang 800 yung nagastos niya. Tapos yung pintura. Tapos yung primer naman kasi galing na yan doon sa huling project na. No? So yan, wala pang 1,000 yan ng custom stand na yan. No? Nasunod yung gusto niya na sukat. Tsaka yung kung ano yung itsura.
at the same time nakamura siya. So ayan guys, so sana nakakuha kayo ng idea saka yun yan ang diskarte dito sa video na to. At ayun nga guys, no, sana nagustuhan niyo yung video na yun. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel na to, pindutin niyo na yung subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo sa ting mag-upload ako ng mga bagong videos. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy fishkeeping sa ating lahat. Pero bago matapos itong video na to, mag-shoutouts muna tayo. Ayan, shoutouts kay James Pena, kay Sunny Boy Billete, kay Ken TV, at kay Romel San Jose. Shoutouts din kay Kiro Pameron, kay Jan Paolo Mangahas, kay Patrick Rabor, at kay Eduardo Agovida. Ayan, shoutouts din kay Jack William at kay Mike Madriaga from Paris, France. Ayan, shoutouts sa'yo. Shoutouts din kay Joshua Philip at kay Frank Basanta from NYC. Shoutouts din kay Eduardo Tabilog, kay Aqua Prime FH, at kay Brianna Scott Lance. Shoutouts din kay Mark Robert Joaquin, kay JB Frontyard, at kay Samuel Fishes. Yan, papromote daw ng YouTube niya. Check niyo yung YouTube niya, guys. At ayan, guys, no, super shoutouts natin si Ernest Flowerhorn ng Karangalan Village, Cainta. Check niyo lang siya, breeder, seller, importer siya ng Flowerhorn. Yan, no, meron siyang contact number, 0907-555-2877. Meron siya mga binibentang Pacman mirror, yung Toblerone, meron din siya ng sticker, no, yung pang background. Meron din siya mga pagkain ng Flowerhorn, yung mga frozen bloodworm, etc. Tapos yan, meron din siya mga ano nga, mga for sale doon na Flowerhorns. Pwede nyo i-check yung page niya, guys. Hanapin nyo lang Ernest Flowerhorn sa Facebook na makikita nyo yung mga products niya doon. Check nyo na lang din, lahat ng mga malapit dyan sa may Rizal, pwede nyo puntahan, kontakin nyo si Ernest, no? So, ayan, guys. Maraming salamat po sa panonood itong video na to. Sana nakatulong sa inyo. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy fishkeeping po sa ating lahat.